Guys, welcome po ulit sa aking channel, Disney Malakay po. Simplify happiness, simpleng buhay, buhay na walang art and less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day sa magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon nga guys, ayan, samahan nyo po ako at magluluto po tayo ng simpleng ulam. So ayan, maglalaga tayo ng pork. So ayan, medyo matagal ako hindi nakapagluto. So ayan na yung ating mga gagamitin na panahog. So join me guys. So ayan, tara at tayo ay magluluto ng ulam natin para sa ating pamilya. Simpleng nilagang fork lang naman po ito. So ayan, namis kong magluto, mag-vlog ng pagluluto. So ayan yung ating mga kailangang gulay, yung ating pechay, yung ating kalabasa, yung ating refolyo, and then yung ating sibuya. So ayan ay depende guys kung anong gusto nyong ilagay na gulay. So ayan yung ating mga gulay. Siyempre, ito yung aking ginagamit guys sa pagluluto. Ito yung ating patis na nilalagay o yung ating fish sauce. So ito yung medyo mura guys na brand. Hindi kasi ako naglalagay ng asin guys pag nagluluto. So yan yung aking nilalagay patis para siya ay malasa. So yan naman depende naman po sa ating style ng pagluluto. So yan kasi yung mas preferred kong ilagay yung patis guys. Siyempre, ito na guys yung ating gagamitin na fork. So, ito ay nagkakahalaga ng 300 pesos. So, pag bumibili ako, halagang 300 pesos lang guys. So, siyempre, magbabudget tayo. So, kailangan natin budgetin yung ating budget na pera for the food. At syempre, hindi naman dapat mag-suffer yung ating family na unhealthy na yung ating kakainin. So ayan, dapat healthy pa rin yung ating kakainin. So ayan yung aking fork na binili, halagang 300 pesos. So ayan, ihanda ko na rin po yung ating ayan, yung gagamitin natin na mga spices dun sa ating nilagang fork. So ayan yung ating patis, nilagyan ko na ng sibuyas, nilagyan ko na ng paminta. So ayan yung ilalagay ko mamaya pag kumukulo na yung ating tubig na preferred para sa ating nilagang fork. At syempre guys, kumukulang na yung ating tubig para sa ating nilagang pork. So ayan, naghasalang na ako ng water guys. So ayan, kulong-kulo na yan guys. So hindi ko magtamang sa bawl lang naman yung aking nilagay guys. So yan ay depende naman din sa inyo at depende rin sa dami ng inyong pamilya. So ayan, kasi may mga mahilig akong kasama dito sa bahay na mahilig sa sabaw. Kaya ayan. Siyempre ilalagay na natin yung ating 300 pesos na fork guys.
ito naman guys, aabot na to ng hanggang hapunan namin. So today is ayan, lunch time. So ayan, hanggang hapunan na yan guys. So kasi nga ayan, working nga po ako. So dapat pag nagluto ako, tanghalian diretso hapunan na, para ayan, less pagod, less gasol, less time and effort. Pero ayan, syempre healthy na, healthy pa rin yung isa-serve natin sa ating family dapat. So ayan, wait lang natin na kumulo ito guys. Siyempre guys, tanggal-tanggalin muna natin yung mga yan, yung mga lumad-lumad na yan na nakalagay sa ating fork. Siyempre ilalagay na natin yung ating patis na nilagyan ko na ng sibuyas at paminta. So ayan. So depende yan guys sa ating mga panlasa. So ayan, since hindi na nga po ako maglalagay ng asin kasi mas malasa talaga yung patis sa pagluluto. So ayan, kaya ganyan karaming akin nilagay na patis. Pero guys, kasi nga yung aking brand na ginagamit eh, hindi naman siya ganun kaalat guys. Kaya ayan, tamang-tama lang yung alat niyan guys. No need na talaga to add the salt. So ayan guys, hintay lang natin kumulo. At ayan, ready ko na rin yung ating kalabasa guys. Guys, ilagay na natin yung ating kalabasa. So ayan, depende rin guys kung gusto nyo saging. So mas gusto ko kasi kalabasa yung nilalagay. Nakakain kasi ako guys na yan, nilagang fork na may kalabasa. So ayan, nagustuhan ko, kaya kada maglalaga kami may kalabasa. Guys, medyo na-miss kong magluto. So ayan, galing pa tayo ng night duty, kaya ayan, nangingitim yung ilalim ng aking mata. So ayan, nagluluto ako ngayon guys. So lunch time, sinindihan ko yung aming ilaw dito sa mesala kasi nga parang hindi na tayo gagamit ng ayan, ng ring light. So waiting po na maluto yung ating nilaga. Ang hirap mag-iisip pa ng ulam araw-araw. So ito pa yung ibang mga panahog natin guys, naka-ready na rin. So ang hirap yung araw-araw kung mag-iisip ng ulam. So bilang isang nanay yun, struggle. So ayan, at ang aking mga eye bags eh namamagana nga guys. So ayan, kumukulo na nga yung ating ulam. So yung ating nilagang fork. So ayan, medyo malambot na rin yung ating kalabasa, kaya ayan, ilalagay na natin yung ating mga natitirang vegetables. So yung ating repolyo at yung ating pechay. Yung isang kambal ko pong anak na girl. So ayan, yung kambal na aking kambal na anak. So may kambal po akong anak, boy and girl. So yung girl eh medyo mahilig po talaga sa gulay, kaya po dinamihan ko iyan ng gulay. So para iyan, healthy ang ating kalabasa, yung ating pechay at ating repolyo. Sigurado yan guys, ubos sa aking mga anak yung gulay na yan.
wait lang natin na enough na maluto yung ating gulay. So mamaya yan, pagdating ng anak ko galing sa school, dalawa yun yung aking kambal guys, yung aking youngest. So ayan, kakain sila rito pagdating. So medyo late yung kanilang lunch, pero may baon naman sila guys sa school. So yun, kaya kumakain din sila sa school. Then pagdating nila dito sa bahay, naghahanap talaga sila ng food. Kaya ayan, kanin ang kinakain nila guys. So ayan guys, luto na yung ating nilagang pork. So ayan, tamang-tama yung kanyang ano guys, lasa. So hindi na ako nag-add dyan ng salt guys. So ayan, ang ating nilagang pork. So minsan kasi mga anak ko talaga guys, naghahanap ng sabaw. So yun, since nga sabi ko, nitong lately is puro tayo adobo, kaya maglaga naman tayo guys. So ayan, kaya siguradong yan is wak. Ayan, pang lunch time na yan at saka dinner guys. So ayan, after nito magluto, kakain lang ako, and then magpapahinga, and then matutulog, at sasabak na naman tayo ng duty mamayang gabi. So ayan ang buhay ng isang nanay guys. Ayan guys, ready to serve na talaga yung ating nilagang pork. So ayan ang ating mainit na sabaw. So ayan, bagay yan sa may patis at sili. Pagka kumain din, mainit yung kanin mo. Wow, sarap talaga yan guys. So ayan guys, thank you for watching. And if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po to hit the red button for the notification of my upcoming videos. So magandang buhay po sa ating lahat.